So, what's up? Magandang hapon sa inyong lahat. So, ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa luho at gumawa ako ng tatlong katanungan para dito. Magtatanong tayo sa ating mga kaibigan kung ano sa tingin nila ang luho. Ang tatlong tanong na aking ginawa ay, number one, ano ang luho para sa iyo? Number two, mahalaga ba ang luho sa bawat tao? Number three, nakuha mo na ba lahat ng luho mo? Unahin na natin si Christine Villanueva. Unang tanong, ano ang luho para sa'yo? Ang sabi niya dito, ito ay isang libangan na nagpapasaya sa tao. Pangalawang tanong, mahalaga ba ang luho sa bawat tao? Sabi niya, oo, kung hindi naman siya nakakasakit o nakakasama sa'yo at sa ibang tao. Pangatlong tanong, nakuha mo na ba ang lahat ng luho mo? Ayon sa kanya, hindi madalas dahil nililimit ko din ang sarili ko. Ang susunod ay si Gerard Carcalas. Unang katanungan, ano ang luho para sa iyo? Ayon sa kanya, para sa akin, ang luho ay ang mga bagay na gusto mo. Pangalawang katanungan, mahalaga ba ang luho sa bawat tao? Ayon sa kanya, oo, dahil ito ang mga bagay na nagpapasaya sa atin. Pangatlong katanungan, nakuha mo na ba lahat ng luho mo? Ayon sa kanya, sa ngayon masasabi ko na hindi pa. Susunod ay si Paul Apayong. Unang katanungan, ano ang luho para sa iyo? Ayon sa kanya, ang luho ay isang paraan ng tao na gumagastos sa mga bagay na di nila kailangan. Ang luho minsan ay pansariling kagustuhan. Pangalawang katanungan, mahalaga ba ang luho sa bawat tao? Ayon sa kanya, hindi. Dahil ito'y nakadepende sa tao. Ito'y pansariling kagustuhan lamang. Pangatlong katanungan, nakuha mo na ba lahat ng luho mo? Ayon sa kanya, hindi pa. Sapagkat ako'y nakaasa pa lamang sa aking magulang. Siguro sa panahong may stable na trabaho na ako, maaari. Susunod ay si Micaela Esper. Unang katanungan, ano ang luho para sa iyo? Ayon sa kanya, para sa akin, ang luho ay isang pagkagusto sa isang bagay na hindi naman importante o mahalaga. Po dito, masasabi kong ito ay isang uri ng pagkakasaya. Pangalawang katanungan, mahalaga ba ang luho sa bawat tao? Ayon sa kanya, kung ako ang tatanungin, oo, tsaka hindi yung sagot ko. Bakit? Oo, kasi hindi dahil dito natututo ang yung isang tao. Kumbaga sa susunod na may magugustuhan ulit siyang bilhin o naisin na isang bagay ay pag-iisipan niya muna kung mahalaga ba ito o hindi. Hindi naman mahalaga dahil katulad ng sabi ko, pag-aaksaya lamang ito. May iba pang mas importante na dapat pagtuunan ng pansin. Pangatlong katanungan, nakuha mo na ba lahat ng luho mo? Ayon sa kanya, oo naman. Simple lang naman kasi yung luho ko. Susunod ay si Prince Pakua. Unang katanungan, ano ang luho para sa iyo? Ayon sa kanya, para sa akin ang luho ay ang sobrang pagkahumaling o pagkagusto sa mga material na bagay at kagamitan na kadalasan ay hindi naman kailangan. Pangalawang katanungan, mahalaga ba ang luho sa bawat tao? Ayon sa kanya, para sa akin oo at hindi. Hindi kasi aksaya lang naman yon ng pera na kadalasan naluluma at natatambak lang ang mga kagamitan. At oo, dahil kung minsan sa sobrang mahal mo ang isang tao, kaya mo at handa mo ibigay luho niya. Pangatlong katanungan, nakuha mo na ba lahat ng luho mo? Ayon sa kanya, sa akin, hindi. Lumaki ako sa hirap at alam ko ang mga bagay na mas importante kaysa sa mga bagay na hindi kailangan. Para sa akin naman, unang katanungan, ano ang luho para sa iyo? Para sa akin, ang luho ay isang bagay na gusto mong makuha. Pangalawang katanungan, mahalaga ba ang luho sa bawat tao? Para sa akin, oo. Dahil ang luho minsan ang nagpapasaya sa isang tao. Pangatlong katanungan, nakuha mo na ba lahat ng luho mo? Hindi, dahil wala pa naman akong trabaho. So, yun lamang po. Peace!